Kasalukuyan pong nagsasagawa ng briefing si DILG Secretary Marrojas kaugnay sa bagyong Ruby. Pakinggan po natin ito. Can we have a secretariat? Ariel, can you be a secretariat? Yes, NGCP, yung sa sat phone, kailangan natin tawagan NGCP para alam natin ang problema ay nasa labas o nandito sa baba? Sa Eastern Samar. Our experience on previous calamities, nauna po yung ma-prepare yung samil po kaysa sa NGCP, magbabagal lang nila. Ang same. Well, anyway, let's find out. Alamin natin. Okay, so sa power, nandiyan na yan, di ba? Speaking of power, yung ating critical, may mga generator, di ba? Meron. Dito may generator. Hospital? Meron po. Meron sa hospital, meron dito sa government center. Meron. City Hall meron din? Meron po. Okay, alright. Okay, so at least nagpa-function kahit wala pa yung... Wala pa yung samil ko. Okay. Sa water naman po, dito sa Borongan Water District, tatlo yung pumping station nila, dalawa yung hindi functional na damage. Yung isa nagpa-function ngayon, they can supply the population area, but the water is not potable because na-contaminate na ng mud. Hindi daw advisable na flooding. Kahapon, nag-assis sila ng damage at hindi daw iayos nila. Wala lang siya ang commitment kung kailan nila matatapos dahil nag-assist pa sila ng extended access. Sa communication naman po, sa Smart, meron tayong signal as of yesterday afternoon from Hernani going to Giwan, going to Lawaan, outside the province. Ang wala pong signal is from Llorente going to Arteche, and they are also conducting the assessing the extent of the damage, and we have not committed on Wednesday to possibly restore this signal sa Smart. Sa Globe, wala pa silang activity, walang tao sa station nila, nagtimahan ko. Wala akong nakausap din sa... Pero dito sa Smart, meron silang facility na tumawag para sa emergency lang, hindi po open spot. Okay. Sa Borongan? Sa Borongan. Yung telok po natin na matagal na po hindi nagsisubis ng nag-operate. Yung facility nila is voice or digital or over-over or satellite? Voice po. Satellite. Sa satellite. Ah, okay. Pero pupunta po sa tower nila. Sa Globe wala, no? Doon sa pundok na tower. Oo, sa general tower. Malapit lang naman siguro. Mahirap lang umakyat. Okay. Peace and order? Any ano? As for this morning, our strength, kung my strength or my strength sa mga responsa of this area, yung general public safety user force as supported was being in the area. There is no power, no communication, especially at night. Police visibility is a very good thing, also in the information centers. And a night before the typhoon, we have again, we also received an additional personnel of more or less 104 on the regional office. So in addition to 950, with arrival of 104, they are still here. We are maintaining the strength of the platoon. And for a strong personnel to assist in the relief operations and also in the maintenance of law and order. So we are proud to I just want to clarify, yung 950 is organic Eastern Samar. That was the report we
provided combined 695 organic and 160 augmentation, as reported earlier. And we Case received 104. Additional. Time out. Mayora, you join us here, Mayora. Oh, come on. Dito. Good morning, po. Dito para mas malapit. Ariel, give your seat here. Good morning, Mayora. Yes, good morning. Sorry. No problem. No problem. So, 695 organic, 160 regional. Okay, plus RPSB. Okay. Okay. So yung 950 is kasama na yung 104 dyan. Ano nila? 635 plus 160 is